magpalang araw mga kataba. Magluluto naman tayo ngayon ng burger patties with gravy. Ayan mga kataba, ang mga ingredients, giniling sobra sa 1/4. Carrots, maliliit, parang style pang lumpia. Bawang, yung carrots mga kataba, isang medium na carrots. Limang butil na, yan na naman si piraso. Limang butil ng bawang. Isang medium na sibuyas. Isang medium na bell pepper. Hinalo ko na yung dahon ng sibuyas. Nung nabubulol ako sa onion leek. Kasi bungi ako eh. O kaya yan. Dahon ng sibuyas, mga kataba. Tapos para sa gravy naman, mga kataba. O, eto na yung binabanggit ko na button mushroom na hinati ko. O, ginawa kong dalawang luto. Harina. 1/4 na harina. Para to sa gravy, mga kataba. Margarine. Binibili sa palengke. Beet cube. Tsaka oyster sauce, mga kataba. So yan, timplahin na natin. Mag-season muna tayo ng Ajinomoto. May nilagay na ako ditong konti mga kataba kanina. Kaso pinapakita ko lang sa inyo na nilalagyan ko para makita niyo yung mga ibang ingredients. Pamintay. Tsaka konting asin. Oy, masama, mapaalat. Oyster sauce. Mga isang kutsara lang, mga kataba. Konting toyo. Isang kutsara lang din. Kasi pampadark lang to ng ano. Kulay. Yan. Sama na natin yung bawang. Mapapansin nyo, tinutulak ko. Kasi ako lang mag-isa dito sa bahay. Ginagawa ko lang yung loob ko, mga kataba. Tapos, yung sibuyas, may inubo. Yung kapitbahay namin, inubo. Meron pa sanang itlog to eh. Pwede yung lagyan ng itlog, pwede rin namang wala. Lagyan na natin yung mga ingredients na katulad nito. Carrots. Sabay-sabay na to kasi hahaluin lang naman to. Bell pepper, tsaka yung dahon ng sibuyas. Ayan mga kataba. Tapos, haluhaluin lang natin. Dahil wala akong mautusan, nagbabasketball yung mga anak ko. Lumilibot sa kung saan-saan, nagliliwaliw. At ang inyong mamataba lang nandito sa bahay. At wala na rin yung laman ng rep. Ang dami ko sinabi. No? Lahat ng mga nandyan sa rep, yan ang mga niluluto ko mga kataba. Na pwede pang sa iisang putahe. Tulad nitong ginagawa ko mga kataba. O, lagay na natin yung harina. Dapat nga may itlog, pero pwede namang walang itlog. Kasi, kakapit din naman to. Pwede naman tong ano, kahit walang itlog. Pero kung gusto nyo lagyan ng itlog, lagyan nyo ng itlog. Pero pag may umabot na mautusan ako dito mga kataba, lalagyan ko rin yan ng itlog maya-maya. Pero habang wala pa sila, hindi ko sila maintay. Halu-haluin lang natin mga kataba. Hanggang sa lumasa. At magsama-sama sila. Maging masaya sila. At ang kalalabasan niyan, masarap na putahe. Masarap ang lasa niyan. Kasi, pag pinagsasama-sama mo silang ganyan, magiging masaya sila sa isa't isa. Yan. Intayin natin mga kataba. Pabayaan lang natin silang i-rest muna natin sila ng mga ilang minuto hanggang sa kumapit yung lasa niya mga kataba. At malay nyo, meron akong utusan mamaya. Dahil wala talaga akong mautusan mga kataba. Ha? Hindi ko na nilagyan ng itlog. Pero nag-mold naman ng maganda. Ay, ano ba naman yan? May umuubo. Tapos na? Tapos ka na umuubo? Oo. O, delete mo na. Bibilit na lang. Okay mga kataba, balik tayo. Pinatay ko muna kasi may umuubo. Ayan. Nakapag
mold na ako ng dalawa. Ang gawin nyo lang mga kataba, kumuha kayo ng isang kutsara, tapos malinis ang kamay ko mga kataba. Yan. Bilugin nyo lang. Yan. Para lang kayo nag-ano ng bola. Yan. Lagay nyo ganyan. Huwag mo na akong anuhin. Dumating na yung assistant. Huli na ang lahat. Yan. Yan mga kataba. Nagmumold naman kaya hindi ko na kailangan ng itlog. So yan mga kataba. Hindi pare-parehas ng laki pero pambahay naman to. Hindi na ibibig deal yung laki. Pero ang ano kasi, pag mas maganda kasi kung pare-parehas na no, uniform, maganda pa rin naman. Pero ang sa akin lang naman mga kataba. Pambahay naman. So ganyan lang natin. I-flatten lang natin ng palm natin. No? Wow, palm. Nung palad natin mga kataba. Tsaka kasi iniiwasan ko rin sobrang kapal para hindi masyadong ano, maluluto yung loob. No? Kasi pag makapal, dapat ano, talagang maganda yung pagkakaluto. So ganyan mga kataba. Yan, di ba? Yan, ulit-ulit lang. Repeat. Ah, pwede na tayo magprito niyan. So ganyan, ulit-ulit lang mga kataba. Yan mga kataba, nakagawa ko ng 11. 2, 4, 6. No? Ito yung 5 na flatten ko na. Tapos ito naman yung 6. Yan mga kataba. No, ipa-flatten ko yan mamaya. Tapos bago ko pala siya ni roll mga kataba, laging memory gap, ni-rest ko muna siya ng 20 minutes para mas lumasa yung mixture no bago ko i-roll yung burger patties. Prito-prito na mga kataba. Medium heat to mga kataba, no? Para hindi mabigla yung patties. Tsaka maluto siya ng maayos. Lagay na tayo. Hindi ko gagamitin itong ano, mga kataba. Hindi pa, hindi ko masyadong pinainit yung ano. Kasi hindi naman ito didikit. Gumamit ako ng sensye pero pang ano ko lang to. Pang kapit ko lang. Kasi dumi, pag ano, ayaw kumapit sa sandok na kahoy. Yan. Pabayaan lang natin siyang maluto mga kataba. Binabaligtad ko ng mga kataba. Pinangahawak ko lang yung ano, stainless na sunshade kasi nag-sink in sa akin yung mga natutunan ko na hindi pwede sa mga ganitong gamit. So yan mga kataba, binaligtad ko na. Press natin ng konti para maluto rin yung ano. Yan. Press nyo ng konti. Press nyo lang. Yan. Tapos ulit-ulit lang mga kataba. Pag sinabi ko ulit-ulit lang, i-skipan ko na yung pagpiprito. Makikita nyo na lang na kumpleto na yan mamaya. Yan mga kataba, naluto ko na, naprito ko na. Gagawin naman natin ngayon yung pinaka-sauce niya, yung gravy. Ayoko nang sabihin na ala Jollibee kasi hindi ko kaya yun mga kataba. No? Honest naman tayo na pag na natin sabihin yung ano, alaga, konting, maglagay tayo ng margarine. Sabihin ko, ala Jollibee. Tapos, malayo pa sa katotohanan. O, ito na lang. Ala mamataba na lang. Lagay na natin yung ano. Yung mushroom, hinati ko ito mga kataba. Kasi sa totoo lang dati, hindi naman ganito kalalaki yung nasa lata na mushroom eh. Medyo mas malalaki dito eh. Ngayon parang ano na lang eh. Jolen talaga eh. No? Yung lagi kong pinagmamalaking daliri ko. O, tignan nyo nga oh. Oh. Diba? Oh. Diba? Tapos,
Ilagay na natin yung beef cube. Sayang naman ang nawawala yung harina. Alain mo, nakalimutan ko yung harina. Sorry na. Oo. Oh. Naririnig nyo ba? Yung plastic tumutunog. Maglagay tayo ng harina. Mga ano yan, 1/4 lang. Ang halapot. Haluin natin. Magdagdag tayo ng margarine. Saka natin idugtong tong yung pinagganuhan ko ng mixture, mga kataba. Dito ko na nilagay yung tubig. No? Yan. Lagay na natin yung tubig habang hinahalo-halo natin. Ganyan muna karami. Halo-haloin natin. Kaninang hinahalo ko, mga kataba, hindi ko na pinakita kasi medyo matagal maghalo ng ganito. Baka mamaya, sa habang naghahalo ako, nagliwaliw na rin kayo. No? Kasi nga, kasi yung matagal, no, continuous lang yung halo, mga kataba. Maglagay tayo ng paminta, no, huwag nating pabayaan na hindi hinahalo diretso kasi mabubuo yung ano, magdagdag tayo ng tubig. Kung pinanggalingan ng ano yan, kaya parang may mga maliliit na carrots kasi yung sinabi ko kanina, mga kataba. Maglagay tayo ng konting oyster sauce. Kasi pag pinabayaan natin ganun, mamumuo yung harina. Hindi magiging maganda yung ano niya. Kaya nga sabi ko, halo ng halo. Wala naman ang ano to, hindi na lalo. Wala na tong ajinomoto chong 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 kasi gawa ng beef cube. Yun na yung pinaka ano niya, lasa niya. Ganyan, mga kataba. Tapos, pwede na nating itoppings to doon sa burger patties. Pag nakita nyong ganyan na look, malapot na, mga kataba, at medyo nag-dark na yung kulay, gawa nung oyster sauce. Ayan, mga kataba. Pwede nyo patayin yan. Diba? Medyo tumatabingi yung camera kasi ako lang naghahawak, mga kataba. Nagliwali-uli yung anak ko. Pwede na nating ilagay yan sa burger patties. Ang ganda raw ng energy ko. Ayan na naman, mga kataba. Burger patties with gravy. Huh? Hindi pang Jollibee, pang mamataba. Salamat sa panonood. Bye-bye!